Akala ko may lagnat ka at binubulutong. Eh, parang lakas-lakas mo naman. Ate, di pa natuloy yung sakit niya eh. Naagapan yata ng gamot tsaka pahinga. Ibig sabihin, magaling siya? Mabuti kung ganun. Dali papasok kita sa pabrika. Ate, hindi mo pwede pagtrabaho yung si Charming. Diba? Ang bata-bata pa niya. Alam mo bang pwede kitang i-report sa mga polis? Alam mo bang pwede kong sunugin tong parlor mo, ha? Ba't ba nakikialam ka? Anak mo ba to? Hoy, ambisyosa! Hindi ka pwede mag-anak! Bakla ka! Tito Inoy! Anong Tito Inoy? Kasi mo Tito Inoy, susungalingalin kita! Ika na! Sinungaling kayo! My daddy is not dead! Nagsinungaling kayo! Princess! Princess! Ang away ng mga pulis! Yeah, it's not their fault! Lola, it's not true! Di ba? Buhay mo sa daddy, di ba? I'm sorry. I'm sorry. Hindi mo na makikita ang daddy mo. Lola, hindi totoo yun. Ninuhalan sila, Lola. Hindi totoo yun. Ninuhalan sila, Lola. Buhay ko si daddy. Mama Mary, bakit po ako pagtatrabahuhin ni Inay? Ayaw na po ba niya akong makita? Ang gusto ko lang naman po, mahalin ako ni Inay. Pero bakit hindi niya ako mahal? Charming? Oh, eh nakabihis ka na pala eh. Ba't nakatanga ka pa dyan? Hinihintay na tayo dun sa papasukan mo. Halika na! Isko! Talaga naman kabit ka eh! Kabit? Ako kabit? Oraling ka lang plan eh! Bakit? Tumigil ka ah! Hindi na pa ako asam sa'yo ah! Hold! Hold! Sandali! Sandali ah! Umuwi na nga kayo! O, sige, dito na kayo. Eh, hindi natin pwedeng awatin si Sophia, Inoy. Anak niya yun. Pero di ho ba, hinuhuli na ngayon ang mga nagfo-forced labor sa mga bata? Nabasa ko yun sa dyaryo, Kapitan. Susmita, kapag hinuhuli ko si Sophia, eh di dapat huliin ko na rin ang karamihan sa magulang natin dito. Abay, halos lahat ng bata natin dito eh pinagtatrabaho. Problemang pampamilya ito. Kaya, ayokong pakialaman. Ako, Susmita, mukhang di mo na kailangan tulong sa DSWD kasi tama na si Cafe. He has a fine. Che, huwag ka nga makialam. Inoy, ano nang gagawin natin? Walang pera sa atin ngayon, kaya niya pagkatrabuhin si Charming. Kailangan pagbutihan ko na yung mag-alap ko ng trabaho, Susmita. Para kapag nakapagtrabaho na ako, pwede ko na sabihin kay ate na huwag na magtrabaho yung pamangkin ko. Tama ka dyan. Baka yan pa yung makatulong sa kanya. Kasagip sa kanya. Ako, kaya pwede bigay 200. 200? Naman, 300 na minimum ngayon eh. Yan ang kaya ko. Ikaw ayaw. Bakit ako? Hindi. Check. Sandali. Sige, kakausapin ko yan ako ha. Ako okay ako sa 200. Huwag ka na magagalit. Na, panali lang, ha? Hindi, nababasan pa tayo. Hindi ka mabuti sa akin, anak, ha? Ang pasok mo rito, araw-araw, alas 7 ng umaga. Huwag kang malilit. Para matuwa sila sa'yo, ha? Ano pong gagawin ko dito, Inay? Ay, di. Ituturo naman nila sa'yo, eh. Na paano? Iwan na kita, ha? Galingan mo. Nay, huwag mo ko iwan dito. Hindi ko po sila kilala. Makinig ka mabuti sa akin. Di ba alam mo naman na kulang ang sinisweldo ng tatay mo? Opo. Eh di, magtrabaho ka para makatulong ka sa amin, para makaluwag tayo. Di ba gusto mong mahalin kita? Opo,
inay. Pag ginalingan mo dito, matutuwa ako sa iyo. At talagang mamahalin na kita. Gusto mo ba yun? Opo, inay. Gagalingan ko po para matuwa kayo sa akin. Ganyan, anak. Ganyan na mabuting bata. Inoy? Oo. Wala ka pang working experience, iho. Madali naman po ako matuto eh. Ang kailangan ko dito, mabilis, magaling magsukli at saka may alam sa math. Magaling ka pa sa math? Oo. Halimbawa, may bumili ng 8 soft drinks. 12.50 ang isa, 500 ang pera niya. Magkano yung susukli mo? Ay, naku. Iho, kasimpli-simpleng arithmetic eh. Hindi mo naman masagot agad. Mabuti pa. Sa iba ka na muna mag-apply, ha? Sige. Yung order ni Mr. Cruz sa kabilang opisina na i-deliver na? Sige, ho. Yung hamburger niya, di ba ibigay mo? Limang sardinas, ilalagay mo dyan sa boteng yan. Ang tawag dyan, lima-lima. Ang ibig sabihin, lima para dyan. Kakamain mo para hindi madudurog. Naintindihan mo? Pagkatapos yung sauce, lima-lima din. Kaya kukutsarain mo. Apa. Naintindihan mo? Apa. Bilisan mo. Bagal-bagal. Okay, dyan. Ska! Nahulog, oh. Ay, sus! Ang sabi ko, sa bote mo ilagay, hindi sa sahig! Tanga! Pulutin mo yan! Apo. Ang laki-laki kasi ng mata, hindi tinitignan ko anong ginagawa. Patotoy, ah. Saan lakad mo? Nag-apply po ako ng trabaho. O, ano nangyari? Hindi ako marunong sa mat, eh. Tch, bobo. Oy, oy, oy! Sasali ako dyan! Huwag muna magbabola, ah! Oy, Sophia! Pero, pupo ka pa dyan, pa-practice? Pampagana! Wow! Bagong card! Bagong card! Bagong card! Mabantod yung card na to. Ipili ako, ah. Oy! Mukhang mapera ka ngayon, ah! Di pa, pero malapit na. Ipinasok ko dyan si Charming sa ano, yung sardinas na bago. Oh, talaga? Oh. Tingnan mo nga naman, ano. Pati ang anak mo, napapakinabangan mo na. Ay, naku, dapat lang. Dumarami mga palamunin ko sa bahay. Ewan ko ba? Ba't ako dinadagsa ng mga pabigat na yan? O ano? Bobola na, hindi pa? Oh, sige, sige. Okay, no. Okay, no. Lakas lakasan mo, ha? Dali, dali! Ano ba? Ay! Ay! 28! Wow! May wow! Nora! Kawawa naman to si Princess. Hindi niya napasa tong test. Oh, kala ko ba 30 minutos lang yan? Ba't nakaupo ka pa dyan? Eh, paano ho kasi? Lahat ng estudyante ko nakapasa. Pwera dito kay Princess. Paborito ko pa naman ho tong batang to. Eh, bobo. Bakit ka kasi nagpapaborito ng bobo? Inay, hindi ho bobo si Princess. Matalino ho itong batang to. Siguro talagang apektado lang siya sa pagkamatay ng mga magulang niya.
Alam niyo bang napasama ang mga magulang niya doon sa pagbaksak ng eroplano pa Davao? Bakit? Ano ba ang apelyido ng estudyante mong yan? Anak ko siya ni Mabel at Enrico de Saavedra. Mami! Daddy! Paiyak ng iyak eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman siya mapatahan. Ako na pong bahala, Doña Amparo. Princess? Ah, Princess, kasama ko ang pinsan mong si Mokesh, oh. Aalis kami at pupunta kami Enchanted Kingdom. Gusto mong sumama? Bakit ayaw mo? Maganda doon. Sabi ni Mama, sasakay tayo ng Ferris wheel. Bibi, sige na. Sumama ka na. Halika. Bibihisa na kita, anak. Ayoko. I want my mommy and my daddy. Leave me alone. Princess? Princess! Princess! Oh, my Lord! Doña Amparo! Presto, Presto, delikahatin mo siya. Halika, dali natin sa ospital. Dali! Princess! Estudyante mo ang apo ni Amparo de Saavedra? Oho. Bakit, inay? Kilala mo ba ng personal ang mga de Saavedra? Hindi, ano? Eh, bakit parang gulat na gulat ho kayo? Eh, mayaman kasi sila. Pilming nasa dyaryo. Nagulat lang ako dahil hindi ko akalain na estudyante mo ang tagapagmana ng mga de Saavedra. Napakabait na bata po nitong si Princess. Matalino pa. Kaya nga mahal ko to eh. Sayang, hindi ko ba lang nakilala ang mga magulang niya. Sayang talaga. Normal naman ang dilation ng eyelid ng bata. Kaya lang medyo mabilis lang ang kanyang heart rate. But that's not normal, is it? Ano kaya sa tingin niyo ang diferensya niya, Doc? Well, I suggest na bigyan natin siya ng medical test para malaman natin kung mayroong rheumatic heart condition ng bata. Tingin ko hindi eh. Kasi wala naman sa lahi namin ang heart condition eh. It's not a question of genetic, ma'am. Usually, lumalala ang rheumatic heart condition ng isang bata pag nagkakaroon siya ng matinding trauma. Namatayan siya ng magulang, di po ba? That's why it's very difficult for her to digest. Kaya ang outcome nun, it's physical or mental. Preventive medicine ang kailangan natin dito para maiwasan natin siya magkasakit sa puso o magkaroon nervous breakdown. And both are very, very possible. Gusto ko po kasi matuwa sa akin nanay ko eh. Kung ikaw ganyan trabaho, tuwa-tuwa yung mama. Di ba? Talaga po? Oh. Sana talaga matuwa sa akin si inay. Ha, matutuwa siya. Lahat kayo! Kinig akin! Lahat kayo sunod sa kanya, ha? Siya ang galing! Mabilis trabaho, ilas sa isda!
Ah, buti ko din sabi ko, dadaan lang eh! Oh! Ingat dyan! Ha? Come on! Ang plastic! Masyado nagpapasikat kayo, check. Sardinasin kita dyan eh. Hmm? Masyado kang pandar ah. Sip-sip! Talaga. Hoy, Puling! Hoy, gising mo lang tulugan ah! Come na oh! Oh! Gising ka na! Lasing na yan! Di na magigising yan! Bakit ni Puling pag natutulog oh? Para kang palakang may beke. Gising! Ikaw talaga kung makapamintas ka? Akala mo wala kang pangit na anak. Eh, ikaw nga yung anak mo kahit na hindi tulog, para pa rin palakang may beke. Hoy! Ang pangit! Magaganda kami, no? Mula pa dun sa lelong ko hanggang sa mga anak ko, maganda kami lahat. Nainggit ka eh. Inggit ka lang. Eh, bakit? Maganda ba si Charming? Oo nga. Tatangan niyo naman pala eh. Hindi ko naman tunay na anak yun eh. Ampun lang yun si Charming. O talaga, Sophia? Akala ko tunay yung anak ni Ronald, si Charming. Pangit ba ang asawa ko, ha? Ah, pangit ba ako? Ay, tanga! Ampun lang yun, ampun! Ikaw, malamang ampun ka rin lang. Ang pangit mo eh! Gising na, uwi na tayo. Wala, nabagsak na. Ay, ay, wala po, eh. Gigising pa to eh. Gigising pa to eh. Tana, gising na yan. Gising na yan. Gising na yan. Kawawa naman. Magpapahinga na. Oy, Bonnie. Mukhang wala kang ulam ah. Tinatamad ko kasi ako magluto eh. Si Lisette ho. Nasa bahay. Bonnie, meron sana akong itatanong sa'yo. Totoo bang estudyante ni Lisette yung apo ni Don Amparo de Saavedra? Oo. Nakapunta na nga ho kami sa bahay nila eh. Ha? Ah? Kailan? Last week ho. Dinalaw ho namin si Princess para ho kamustahin siya ni Lisette. Di ba nga ho namatay na magulang yung bata? Nakakaharap ba ni Lisette si Doña Amparo? Oo. Napagalitan pa nga ho si Lisette eh, kasi siya ho yung una nagbalita dun sa bata. Di ko nga ho alam dyan kay Lisette eh, kung bakit masyadong attached kay Princess. Kaya ayun, napapahamak tuloy. Ewan ko naman nga ba kung bakit sa dinami-dami yung batang yung panaging estudyante ni Lisette. Bakit ho? Ano naman hong problema kay Princess kung maging estudyante siya ni Lisette? Wala. Wala. Meron ho kayong lapad? Meron ho. Nay. Nay. Alam niyo po ba, pinuri ako ni Inchik kasi daw po ang galing-galing ko pero bago lang ako. Nay, di ba po sabi niyo sa akin, galingan ko po, mamahalin niyo na ako. Kaya ginalingan ko po para mahalin niyo na ako. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sisipagan ko pa po para mahalin niyo na ako ng tuluyan. Nay, naririnig niyo po ba ako, Nay? Hoy! Huwag mong gisingin si Nay! Lasing yan! Di ka na naririnig! Di na mo natutulog, i-istorbin pa! Pasensya na. Gusto ko lang naman sabihin kay Inay na pinuri ako ni Inchiki. Yabang-yabang mo! Kala mo, mamahalin ka talaga ni Nay? Hindi nagmamahal ang pangat si Nay, engot! Kakayanin ang trabaho sa palengke, Inoy. At isa pa, gigising ka ng alas tres ng madaling araw. Tapos gabi na ang uwi mo. Okay lang po, basta may trabaho. Tutulungan niyo po ba ako? Sige. Sunduin mo ako mamayang alas tres. At ako nang bahala sa'yo. Salamat po, Alintinding. Naku, napakalaking bagay po sa akin ito. Salamat po talaga. O, sige. Umuwi ka na at matulog ka na. Para maaga kang magising bukas. Sige ho, salamat. Walang anuman.
Loko talaga. Tika lang, tika lang. Talaga? Nagtapat na sa inyo si Sophia? Kumpirmado. Inamin niya sa amin. Ampun niya lang si Charming yan. Matestigo. Totoo ang sinabi ni Linda, Mare. Kaya pala, pinagmamalupitan ni Sophia yung bata. Eh kasi nga, ampun nga lang niya si Charming. Nay. Nay. Doon po tayo sa kwarto, no, Nay? Nay! Hey! Ay, kunay! Pa! Storbo ka! Gising ka dyan. Gising na bata to, ah. Wisel! Nay, di ba po sabi niyo sa akin? Kagalingan ko po. Ay, kanina po, pinuri ako ni Encik na magaling ako kahit bago lang ako. Ay, di ba sabi po sa akin, babalik mo na ako? Di ba sabi po sa akin,